Magandang hapon po sa ating lahat. Nandito naman po tayo sa ika-27th batch ng delivery vaccine dito sa region. Kasama po natin ngayon si Dr. Magnolia Robante, ang ating Medical Officer for ng Department of Health, Center for Health Development 1, and Chair of Demand Generation. Doc, sa unang pangtanong po natin, ano, ilan, at para kanino po ang mga bakunang dumating sa 27th batch ng COVID-19 delivery for the region? Okay. So, yesterday, September 16, tumanggap po ang ating rehiyon ng total of 77,000 doses po ng mga bakuna. Ang mga bakunang ito po ay Sinovac, 56,560 doses po ng Sinovac. And for AstraZeneca po, it's 6,400. At sa atin naman pong Pfizer ay 14,040. Yeah. So, yung atin pong AstraZeneca na 6,400, ito po yung mga LGU procured na mga bakuna ng Provincial Government of Ilocos Norte, Dagupan City, at ng San Nicolas, Pangasinan. Dok, sa bulto po ng mga bakunang dumating sa region, ilan na po ang average na nabakunahan sa loob ng isang araw sa ating region? May posibilidad po ba itong tumaas pa? Okay. So, dito po sa atin, sa Region 1, ang atin pong daily jabs ay umaabot na po ng around 15,000. At ang ating target po ay ma-increase po sana natin itong 15,000 na maging 40,000 na po sana ang ating maging daily jobs. May mga impormasyon po tayong may parating na 1.3 million COVID-19 vaccines dito sa region para sa buwan ng Setyembre. Ilang porsyento na po ng 1.3 million vaccine ang naibibigay as of today, Doc? Okay, so doon po sa projected po natin na mga bakuna na darating po this September na 1.3 million, natanggap na po natin doon ang nasa around 300,000 na mga bakuna. So nasa around 23% na po nung ating 1.3 million na bakuna na inaabangan ang nandito na po sa atin sa Region 1. Nabanggit na rin po ang advisory number 84, ang A2+1 at A3+1 strategy. Kailan po ito sisimulan at ma-implement po? Nag-release po kasi yung advisory ng NBOC ng September 6, 2021. So mula po nung na-release yung advisory na yon, agad-agad po nasimulan na po natin ang pagbabakuna para po sa A2+1 at ang A3+1. Bukod sa mga vaccination site na minomonitor at sinisiguradong maayos ang mga pag-implement ng vaccination program, dumako naman po tayo sa ating mga isolation areas. Possible po ba ang off-site vaccination para sa mga kababayan natin na hindi pa nababakunahan sa mga isolated areas? Paano po isinasagawa ang proseso? Okay, so kung ang binabanggit mo ba may yung mga isolated areas, gaya po ng mga geographically isolated areas o yung GIDA na tinatawag po natin, yes, meron po sa ating guidelines na maaari po tayong magkaroon ng mga off-site vaccination. Lalo-lalo na po para sa ating mga kababayan na hindi po makakarating doon sa mga talagang itinalaga na mga vaccination sites. Ang mga ito po, inaasikaso po ito, inaayos po ito ng ating mga local government units. At ang mahalaga po dito ay kumpleto po yung kanilang team na pupunta doon sa mga off-site vaccination sites. Nang sa gayon, mapangalagaan po natin yung ating mga kababayan na mababakunahan po sa mga lugar na yon. Doon naman po tayo sa status ng vaccine coverage, Doc. Ayon sa original plan, by October ay sisimulan na ang pagbabakuna ng general public. In 2 weeks time ay October na, Doc. Ano na po ang estado ng vaccination plan or schedule na ito? So pag binanggit mo na general public, ma'am, no, so sila po yung the rest of the Filipino people na nandun sa ating priority group C. So again, as of now, ang ating mga binabakunahan po ay ang ating mga priority group A. Kabilang po rito ang mga priority group A1 up to A5. So hindi pa po natin masasabi kung kailan po natin masisimulan yung mga nasa priority group C. Doc, patungkol naman po tayo sa mental health. Paano po nabibigyan ng assistance patungkol sa mental health ang ating mga health workers sa vaccination site, hospital, isolation areas, at iba't ibang lugar na kung saan rumoresponde sila sa COVID-19 related na sitwasyon? Okay, so this is regarding po sa kung paano pinapangalagaan ang mental health ng ating mga public health care workers. Dito po sa atin, sa Department of Health, Center for Health Development 1, naglunsad po tayo ng Tara Usap Hotline.
Last year pa po yun na meron at madalas po na ipinupost po ito ng ating Facebook page na Ilocos Center for Health Development. So again, may I request po ma'am na pakipost po ulit yung aming Tara-Usap hotline. And then maliban po doon, last week, September 7 to 10, in line with the celebration of the World Suicide Prevention Day, nagkaroon din po kami ng Tara-Usap with our frontline public health workers. Ayan, na kung saan in-invite po namin sila, then nagkaroon po tayo ng mga pag-games, and then kinumusta namin sila, kung kumusta na ba sila doon sa kanilang mga trabaho, dahil alam namin na natutoxic na rin po at nahihirapan na po yung ating mga frontline public healthcare workers. Kaya sa ating mga public healthcare workers na patuloy po na lumuresponde sa COVID-19, saludo po kami sa inyo. Doc, paano naman po ang mental health ng mga COVID-19 infected individuals sa mga isolation areas? Para naman po sa ating mga isolation areas, meron pong effort ang Department of Health, Center for Health Development 1, na kung saan sa abot po ng ating kinakaya ay nakakapag-provide po tayo ng mga mental health kits na po pwedeng pagkaabalahan ng ating mga kababayan na nasa mga isolation facilities. But then again, sana kung hindi man kayo naabot ng ating mga kits na to, no, sa mga pamilya po ng ating mga kababayan na nasa mga isolation areas, sana po lagi nyo silang kausapin, diba? Kausapin nyo po sila virtually, pwede naman po na through video call, or pwede nyo po silang tawagan everyday. At para naman po na doon mismo sa ating mga kababayan na nasa mga isolation facilities, huwag nyo pong pababayaan ang inyong mga sarili. Napakarami nyo pong po pwedeng gawin dyan. Tulad po ng pag-e-ehersisyo, and then kung ano-ano pa, yung mga hobbies na po pwede ninyong gawin. Ayan, para po mapangalagaan po natin ang ating mental health. Ano naman po ang mensahe natin para sa publiko sa patuloy na pagsulong ng ating departamento tungo sa mas ligtas at COVID-free ng mga komunidad sa hinaharap to? Ayan, so para naman po doon sa ating mga kababayan, no, patuloy po namin kayong hinihikayat na sana po makipagtulungan po kayo sa gobyerno na sa gayon, sama-sama po natin nasugpuin ang COVID-19. Huwag na huwag nyo pong kalilimutan ang mask, hugas, iwas, airflow, at syempre po ang magpabakuna para po sa COVID-19. Ayan. So magtulungan po tayo, no, nang sa gayon, matapos na po ang pandemyang ito at makabalik na po tayo doon sa ating normal na pamumuhay. Maraming salamat po.